What's up guys? Travel and Track here, nagbabalik para sa sana namang malupit na travel vlog. And for today's vlog vlogan mga kaibigan, nais kong i-share sa inyo ang aking bike vlog adventure. Ang araw ipapakita ko sa inyo yung adventures on the way journey kung paano ako nakarating dito sa lugar na to. Ang pangalan ng lugar na to ay Mapanuepe Lake. At marami nang nakagawa ng vlog dito pero gusto ko pa rin i-share sa inyo yung style, yung sarili kong version ng paggawa ng vlog-vlogan dito sa Mapanuepe Lake ng mga dre. So, ang mapapanood nyo dito sa video na to ay kung paano nga ako nag-bike. Ayun ang aking bike. Kung paano nga ako nag-bike at sino yung mga nakilala kong tao na tumulong sa akin makarating dito at yung mga struggles at kung gaano katagal, gaano kalayo, gaano kahaba, saan ako nanggaling at marami pang iba guys. So ipagpatuloy nyo ng panonood kung gusto nyo ng travel at ng biking at ng moto travel vlogs. So like, comment and subscribe at pagpatuloy nyo ng panonood. Let's go. Camping tent check, ilaw check, cellphone pang navigate check, at cooking setup check. Okay. Eyeglasses, check. Okay. Butane, check. Ilaw sa likod, check. Tubig, check. Extra clothes, check. Pera, cellphone, pan picture. Okay, game na. Smartwatch, check. 11:17 na ng tanghali. Hey, what's up mga dre? Nandito na tayo sa Guagua, Pampanga mga dre, at bibili lang ako ng paborito kong pares pang baon para pagdating ko dun sa campsite eh pagkain ako. Iinitin ko na lang. So, ito kasi yung pinakamasarap na paresan sa buong Pampanga. Para sa akin ha. Yo, what's up mga dre? Andito na ako ngayon sa Lubao, Pampanga. So, dalawang, pangalawang bayan ko na to. Nanggaling ako sa Santa Rita. And then, Guagua. Ngayon, nasa Lubao na ako. At yung susunod na bayan dito ay Hermosa, Bataan na. So, ang boundary ng Pampanga at Bataan ay ang Lubao, Hermosa. So, after ng bayan ng Lubao, Hermosa, Bataan na. And then Dinalupihan, Olongapo, and then Subic. So malayo-layo pa to. So hindi mo na ako masyado magpapakita ng daan dahil baka malobat ang aking action camera. At nakakahingal din mag-vlog kapag naka-bike. Unlike sa pag naka-moto-vlog ako. Pag moto-vlog, hindi ka naman hinihingal eh. Hindi ka naman pumapadyak eh. So update ko ulit kay mamaya. At ang oras pala guys. So, grabe, sobrang dilim ah. So 12:05 mga dre, tanghalin tapat, katirik-tirikan. Pumapadyak tayo. Yo, what's up mga dre? Nandito na ako sa boundary ng Lubao at Hermosa, Bataan. At ang oras ay ganap na nga 12:34 mga kaibigan. Ayan, so may 30 minutes din yung biyahe ko simula nung nag-update ako sa inyo. Ayan oh. Ayan, ang barag-barag na arko na naghihiwalay sa Pampanga at Bataan. Woo! Update ko ulit kayo mamaya mga dre. Let's go! Yo, what's up mga dre? Papasok na tayo sa Dinalupihan, town proper. Makikita nyo yung monumento dito.
mga saysayang monumento na makahulugan. Sobrang lupit, tinan nyo. Ayan, oh. Ayan ang monumento ng World War II. Ayan, no? So, hindi pa ako humihinto simula kanina. Simula kaninang bumiyahe ako. Ang pinakahininto ko lang, pinakahinto ko ay ang pagbili ng pares dun sa paborito kong paresan sa Miguagua. So, time check tayo. 12:44 na, mga tre. Ginalupihan na to. Layak. Pagod. Ayun o, I heart layak. So, inom muna ako ng tubig. Ito yung pinaka-stopover ko, inom lang ako tubig. Baka kasi gabihin tayo eh. Grabe, sobrang solid ng mga view ng kabundukan dito sa Dinalupihan Town Proper, oh. Ayun, oh. Kitang-kita mo yung view ng kabundukan, oh. Naglalaki ang kabundukan, mga dre. Pinapantayan niya yung mga buildings. Sobra, sobrang ganda. Mamaya, mas maganda pa dyan yung makikita natin. So tara, bilisan ko na. Stopover lang muna ako dito, mga tre, kasi natatanong ko na yung paahon. Ayun, no? May paahon dun basta. So, tamang inom muna ako ng tubig. Tapos kain lang ako ng biskuit. Tapos rerektahan natin yung ahon na yun. Ito, Blackpink Oreo. Ilienda muna tayo dito. Pagod. Ito, mga tre, tamang stopover tayo dito. Tinanong ko kay kuya kung ano bang lugar na to. Sakop na ba ng ano ba yan? Ano pong sakop na ng bayan, sir? Hello guys, magandang hapon. Sakop na to ng Olongapo City. Ah, yun. So, nasa Olongapo na pala tayo. Ayun, yung statue ng Kalamati. So, ano namin? Kumbaga, yung parang pinaka-part dito sa Nyukabalan. Nyukabalan, sir. So, ano, naka-duty siya dito. Para ano? Para sa security ng mga babayan natin dito sa Olongapo. Nasa Olongapo na pala, Olongapo na pala ako. So yun, congratulate nyo naman ako, nakalayo-layo na. Ayun, ayan yung nakita, subscribe nito, Traveler Trek na sir. Apo, ayan, apo. Subscribe na kita. Okay. Isa mo na akong ano ngayon, follower. Ayan, okay, follower tayong police. At saludo sa lahat ng mga police na naka-duty kahit linggo. So update ko na lang kay mamaya. Ano kasi yung pangalan niya, sir? Sergeant Taupo. Tao po. From Olongapo City. Tao po. From Olongapo City. Let's go.
Yo, what's up mga dre? Andito na tayo sa Subic Gateway to Zambales. At sabi sa Google Map, check natin. So 1 hour and 8 minutes nandun na tayo. Pero yung estimated ng Google Map na to, pang ano kasi to, pang sasakyan. So walang bike mode. So let's assume na doblehin natin yan, yung 1 hour and 8 minutes na yan. And then hihinto pa ako, pag napagod ako, syempre hihinto ako. So siguro mga 2 oras. Kung hindi tayo abutin ng dilim, yung baka medyo yung mga ano lang, takip silim, ganyan. Baka abutin tayo ng takip silim. Ano na rin kasi eh, 3:31. 3:31 ng hapon. Nagbangka kami. Ngayon ang balak ko yung doon sa lahar naman, nakabike naman. Makalam mo kuya? Abel. Abel. Ayan, may nakasabay tayong siklista rin. Si Abel. Saan kita, diba? Dabot yung shortcut. Shortcut? Maahon ba? Maahon? Hindi maahon. Yung ginaanan ko kasing nagmotor kami, dalawa kami, tropa, ay katrabaho ko. Ano, maahon. Tapos pagdating mo doon sa dulo, magbabangka ka pa. Pero meron yata yung lahar. Ah, pag nakamotor ka? Oh, pag nakamotor ka, ano? Pupunta ka talaga sa Mapanuepe na barangay. Oo, oh, barangay, no? Pero ngayon, pag sa lahar ka dumaan, hindi ka naaabot doon sa barangay. Oo. Parang insa-insayo ka lang, no, kuya? Pag walang long ride. Oo, oh, pag walang long ride. Longga po subik lang. Oo. Balikan lang. Papawis, no, kuya? Para hindi na babakante. Oo. Ako, bike to work ako eh. Ayun o, oh, yung plaka ko sa likod. Ayun o. So yun mga dre, napag-usapan namin ng Kuya Abel na sasamahan niya ako. At doon doon kami sa Sitchalawin. Ang pinakabagong shortcut papuntang New Zealand. Grabe, hilong-hilo na ako. Nagdidilim na yung paningin ko. Woo! Nandito tayo ngayon sa boundary ng Castillejos at Subic. Kailangan ko ng soft drinks mga tre. Kailangan pahinga lang tayo ng konti. Ah. Para magkukulaps ako ah. So ito, nakahabol na ako kay Kuya Abel. Ito kayo, hindi tayo nag-letter in. Ito, punta naman lang tayo. Hindi na tayo mag-letter in. Parang meron nga naka-letter L dito kanina. Oo, yun. San Marcelino. Yung matalim, no? Baka pa-triangle ito eh. Hindi ka na, hindi mo nabubuo yung triangle dito ka na. Ang labas natin ito, Sitchalawin. Sitchalawin, no? Oo, oh, yun lang ang tutumbukin mo, Sitchalawin. Tapos, kaya akit kanya na doon sa ano, papunta ng Mapanuepe, tsaka sa may ano, Arauca. Isang akit na lang yun, no? Oo. Tapos lahat na yun. Lahat na. So ito guys, pag nakita nyo itong Govic Highway, saan tayo? Yan, kakanan. Kanan yan. Pa-highway na to? Pa-highway yan. Oo. Ito, sikretong daan. Pang malakasan. Ito yun, no? Mga tinatayo tayo. Nadaan na natin. Mga solar panel. Yung mga tower. Mga tower? Ah, oo.
pag nakita nyo itong Jacob's Farm, ayan, kumanang kami dyan. Sumusunod lang kasi ako kay Kuya Abel, kaya hindi ako makapag-update ng real time. Sumasabay din ako sa pacing niya, kasi hindi ako pwede maiwan. Kaya palag-palag kahit pagod-pagod na. Doon na daw yung may huling yun na daw yung may huling tindahan. So sabi ko sa kanya, hinto muna kami. Gusto ko talagang mag soft drinks. Grabe. Dito daw. Uwi ka. Sana dito ka na bumaba. Diretso. Ah, lalabas ka na sa ano niyan. Sa may Castillejos. Castillejos. Basta yung akitin natin, doon ka rin bababa. Kasi doon. Mahaba. Mahaba doon. Mahaba. Mahaba kasi. Yung umis pa naman bukas, maraming truck. Oo, no, yung mga bagong pasok pa lang. Ito yung papasok dyan, yung maliligaw. Ito, hindi ka na maliligaw dyan. Dito na ako uwi bukas. Oo, labas ka na ng Castillejos, ng kalahating Castillejos, kalahating San Martin. Mm-hmm. Ito, may konting ahon dyan mamaya. Mm-hmm. Yun na, start na lang ang lahar. Oo. Finally, nakapag-soft drinks na rin. May kinikwento sa akin si Kuya. Metro dinadaanan namin para makaiwas sa mga dike. Ayan ang dike, mga dre. Sa taas. Kapag dyan tayo dumaan, maalikabok. Saka maraming truck. So, dito tayo sa baba ng dike. Mas okay dito. Ahon kami ng konti. Ahon lang daw kami ng konti nito, tapos pababa na, tapos dire-diretso na. Ito kayo na guys, kinikwento ni Kuya, Mount Bagang, The Lone Mountain, kasi nag-iisang bundok sa gitna ng laro. The Lone Mountain. Pwede rin daw mag-camping yan, palag-palag daw. Ito ang tinatawag na Arauca Hanging Bridge. Pero not sure bakit tinawag ito na Hanging Bridge kung hindi naman siya nakahang. May mga poste siya. We'll be right back.
Gaya ng aking naipangako, lahat ng magre-react sa post ko na to ay bibigyan ko ng shoutout. Shoutout kay Gibo Andrada Kabatan, Tracy Namong Di Marukot, kay Estepa Yadaw, Jean Eco, Joshua Bigonya, Kenneth Rodman, Kev Mutok, Ron Flair. At shoutout na rin pahabol sa mga nagre-react ng post ko na to: Emerson Dison Lakdan, kuya ko yan, Ruel De La Peña, Maricar Soriano Dioniso, G. Gapus, J. Cruzado, Jean Eco, Giro De Vlogger, Andre Bon, Marvin Lejano,